nakakilala po sa akin. Ako nga po pala si Gemma Bautista po. 3.5 years na po dito sa IMG and 14 years na rin po akong domestic caregiver dito po sa Israel. Ang sharing po ko po today is about the winning strategy from zero to CEO. Bakit nga po ba from zero? From zero dahil ako po ay wala po talaga akong wala po akong connection. Dahil mahiyain po talaga ako. So, kukunti lang po talaga yung mga kakilala ko. So, dito lang po talaga yan. Nagkaroon ng maraming kakilala dahil po sa IMG. So, bago ko po umpisan ng lahat, ito po yung aking pinanghahawakang verse from Jeremiah 29:11. For I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Dahil po sa hirap ng buhay na pinagdaanan ko, ito lang po talaga yung lagi kong pinaghahawakan. Naniniwala po ako na nandyan po talaga si Lord sa bawat at may mga plano po siya sa bawat isa sa atin. Pinanganak po akong nung pinanganak po ako, hindi po ako talaga yung isa sa mga maswerte po. Pinanganak po akong galing sa isang mahirap na pamilya. Mangingisda lang po ang hanap buhay ng aking mga magulang at lima po kaming magkapatid. Minsan po, hindi po nagkakasya yung kinikita ng mga magulang ko. Kaya hindi po talaga kami, hindi po ako alam mo yung sa pag-aaral po namin ay hindi po talaga natutustusan kung ano po yung mga pangangailangan. So, bagamat mahirap po, hindi po nagiging hadlang yon para sa amin. So, para mangarap. And yun, despite these hindrances, it never led me to believe that my high hopes and dreams aren't possible. Kasi po, yung mga magulang ko talaga namang may mga sinasabi talaga nila sa amin na talagang kailangan namin mag-aral din para hindi namin maranasan yung nararanasan po nila. It only made me more driven to strive for success. So, dito po ako nanggaling sa Negros. Pinanganak po ako sa Yuan, Negros Oriental. So katulad ng sabi ko po kanina, mangingisda po ang hanap buhay ng aking mga magulang. So pati din po kami, nung mga maliliit pa lang po kami, ay talagang natuto na po kaming mangisda. So mangingisda po kami pero pinanganak po ako na mahirap pero puno po ng pangarap. Dahil nakita ko po talaga yung hirap nila mama at papa. As in talagang minsan, alam niyo yung parang kakainin na lang namin ibebenta pa para lang may panggastos sa aming limang magkapatid. At lahat kasi gusto talagang mag-aral eh. Kaya sabi nung nakikita ko talaga yung sakripisyo ng bawat isa sa amin, kasama na yung mga magulang ko po. Kahit ganun po, hindi po kami nawalan pag-asa na makakaahon din kami sa hirap. Ayan. So, ito po yung aking most precious possession and my biggest why. Sila mama at papa, of course. Tapos yung aking mga anak. Meron po akong tatlong anak. Nakapag-asawa po ako ng maaga. Pero bago po ako nakapag-asawa, pumunta po kasi ako ng Maynila na masukan po ako bilang katulong. So, naranasan ko pong maging katulong at alam niyo naman ho, pag katulong ka, di ho ba, ang hirap talaga. So, kaya sabi ko sa sarili ko noon, yung hirap na nararanasan ko, kailangan hindi na maranasan ng mga anak ko. So, tatlo po yung naging anak ko. So, ayan. Pero, January 23, 2016, kailangan ko pong lumayo sa mga anak ko dahil yung panganay ko pong anak, kasi ang hirap na po dahil yung panganay ko pong anak diagnosed po as meron po siyang attention deficit hyperactivity syndrome. Alam naman po natin pag merong mentally challenged yung bata, talagang kailangan po ng sapat na pera para panggamot. So, nakapag-decide po ako na mag-abroad. Kaya sabi ko,
lumayo po ako. So, yung aking bunso noon is 2.5 pa lang. Kaya talagang medyo mahirap. Iniwanan ko rin kahit ayaw sana nung psychiatrist niya na iwanan ko yung panganay ko dahil yun nga sa sitwasyon na, pero wala po talagang magagawa. Eh, sabi ko, hindi ko matutulungan yung pamilya ko pag hindi ako mag-abroad. Kaya yan po, nakapag-decide po akong mag-abroad. Naging caregiver. So, alam niyo po yung caregiver na sinasabi. Hindi po. Yung caregiver dito sa Israel po, hindi po yan caregiver na talagang matanda lang yung alagaan po natin. Hindi po yan. Ang sa amin po dito, katulad ngayon, live-in po ako. Lahat po eh, ginagawa po namin kasama po yung paglilinis ng bahay. So, domestic caregiver po talaga kami dito. Nagluluto, yun lahat, all around po kasi kami. So, ngayon, hindi ko lang po, yun, kaya sabi ko nga, dito po sa work ko, eh, meron din po akong camera, kaya medyo nahihirapan po pag minsan. Kaya, pero, hindi po yun naging hadlang para alam kong mahirap, pero talaga nagpatuloy ako kasi alam kong may mga nag-iintay po sa akin at umaasa, lalong-lalo na yung mga anak ko po, at kailangan po talagang mapagamot yung panganay ko pong anak. Ayun, tumagal po ako dito hanggang umabot ako ng, ngayon po, mag-15 years na rin pala sa January. So, nag-start po ako na mag-join sa IMG 2017. So, 2015 sila Sir John na nag-start na po dito, pero 2017 lang ako na-invite. Actually, na-invite lang po ako, tapos pinasa lang po ako doon sa isang green jacket dito kay Sis Veron. Yung nag-invite po sa akin talagang hindi na ako na-follow up. Bakit nga ba ako nag-join? Dahil po dito, unang-unang dahilan ko po yung financial education. Dahil hindi nga po ako talaga nakapagtapos ng aking pag-aaral, sabi ko sa sarili ko, kailangan mag-aaral ako. Ito na yung pagkakataon ko dahil nung nakapag-asawa na ako, high school graduate lang ako noon, ayaw po ng asawa ko na pag-aralin ako. Kaya sabi ko, ipinaglalaban ko po talaga na makapag-aral ako. Pero before pa naman po ako nakapunta dito ng Israel, kahit pa paano nakapag-aral po ako ng 2 years, dinadala ko po yung dalawa kong anak noon sa school para lang talagang makapag-aral, kasi talagang yung asawa ko kasi talagang parang ayaw na. Hindi ko maintindihan. Ayaw akong pag-aralin. Kaya hindi naman ako papayag na hindi ako makapag-aral kahit 2 years lang. Kasi hindi ho ba, iba po talaga ang tingin ng mga tao ka pag kahit paano makapag-aral po tayo. So, sinakripisyo ko pong parang as working student para makapag-aral. Ayan. So, nung nakita ko po yung unlimited free financial education, sabi ko, ito po hindi na magigigan lang sa akin kasi online naman, nandito ako sa abroad at may mga oras naman talaga. Kaya, ayan, ito po yung unang dahilan talaga. At pangalawa na lang po yung alam kong ito po yung sasabi ko sa sarili ko na ito yung magiging daan para para kahit papaano makakamit ko yung mga pangarap ko sa buhay at yung makauwi po ako ng makauwi na po ako ng Pilipinas kasi ang tagal na po dito eh. And yung mga naniwala po sa akin ng una is yung aking anak, of course. Kaya unang-una po siyang naniwala. Sabi niya, ito kasi yung anak ko na nagsasabi sa akin na kailangan kung kailan daw ako uuwi. Ang tagal ko na po dito sa abroad. Nung nakilala namin sa IMG, sabi niya kaagad sa akin, mag-join na tayo kasi mag-i-invest tayo, ma, para makauwi ka na. Ayan. Kaya yun po yung pangalawang reason kung bakit kami nag-join, dahil siya talaga yung nag-push sa akin. Pinag-inaral niya. Kaya nung nagkaroon ng convention August, talagang umattend talaga siya kahit hindi niya pa kakilala gano'n sila Sir John noon. Pumunta talaga siya kahit siya lang mag-isa. Pinunta niya sila Sir John at si Sis Veron. Umattend siya ng convention. Tapos na-promote ako that time as
marketing director. Sabi ko sa sarili ko, hindi lang po pwedeng, ano, hindi po pwedeng ako lang ang matututong mag-ipon, mag-invest, dahil alam ko yung lalong-lalo na po yung ating mga OFW. Marami pong mga pangarap yan. At pangarap din nilang makauwi na rin po ng Pilipinas ng mas mapabilis. Kasi marami pong mga nag-iintay po sa atin doon, lalong-lalo na yung ating mga mahal sa buhay. So napaka-supportive po niya kasi talagang sabi niya sa akin, kailangan tulungan kita dito para makauwi ka na. Kaya pag sinutusan ko siya na bumili ng libro, mamigay ng libro. Ito anak, gawin mo. Talagang pupunta ng office yan kahit siya lang. Tapos sabi niya sa akin, mama, nagpa-picture ako kay guard. Yan. So ito po siya. Pinapadala po namin yung books minsan dito sa Israel para lang mayroon kaming magamit. Tapos umaattend din po siya ng gala night kahit sabi niya sa akin, di baling siya lang. Sa susunod daw kasama niya rin po ako. Ayan. So, paano ko ma-share yung mission? Eh, talaga namang napakamahiyain ko. So, kailangan kong i-conquer yung, yung aking takot. Yan, fear. Yung aking takot na ma-reject and failure po. So, na-conquer ko po yan dahil alam ko po na deep inside, mas gusto ko pong, mas malaki po yung puso ko sa pagtulong kaysa ma-reject po ako or mag-fail. Hindi ako pwedeng tumigil kasi alam kong malaki talaga ang itutulong ng IMG sa bawat isa sa atin. At yung mga sakit or mga rejections na nararamdaman po natin, alam kong marami po sa atin dito na nare-reject. The pain we feel from rejection or failure is part of what helps human survive. So kailangan po talaga na, kailangan nating maranasan yun para makapag-survive po tayo. At pag na overcome yun na po lahat yun, parang masasanay ka na eh. Sabi ko nga, parang abugbog ka na ba? So, for as long as your heart na sa pagtulong ay mas malaki, so hindi po yan magiging hadlang sa atin. So, ito yung lagi ko naririnig. Find something you believe in sa ating mga training and put your life into it. At naniniwala ako talaga sa mission natin sa IMG. Malaki ang paniniwala ko na ang IMG ang magiging daan para makamit ng bawat isa sa atin, lalong-lalo na yung ating mga kababayang OFW, makauwi na rin sa kanilang mga pamilya ang magandang kinabukasan. And dito sa IMG po, I found hope, pag-asa na soon makauwi na po ako sa mga mahal ko sa buhay. Dito din po sa IMG, I grow as an individual. Marami pa po akong kailangang matutunan, pero dahil po sa mga trainings po natin, hindi po yun magiging, yun po yung makakatulong talaga sa atin. Yun po yung nagiging daan para po kahit papano natuto po tayo dito. And of course, I started to believe again. Dahil noon, sabi ko, parang wala nang pag-asa na maabot ko yung mga pangarap ko dahil kahit gaano po kasipag, nagpa-part-time po ako dito noon. Maliit lang naman po yung sahod namin nung pagpasok ko dito. Maliit lang po yung sahod namin nung 2006. So, sabi ko, kahit part-time dito, part-time doon yung gagawin ko. Parang hindi talaga maaabot yung pangarap ko. So, dito sa IMG, naniniwala po ako na maaabot po talaga natin yon. And dito po, I have opened my heart for another purpose. Yung purpose na talagang hindi lang para sa akin, kundi para din rin po makatulong sa mga kababayan po nating nangangailangan pa ng tulong. So, ang ginagawa ko po, dahil hindi pa naman ganun kadami yung aking mga natuturuan, so I bring myself and build myself. Lagi akong umattend ng meetings at sinisigurado kong pag umaattend ako ng meetings, talagang ini-empty ko yung sarili ko para marami akong matututunan. And I become unstoppable. Tuloy-tuloy na po, hindi ako nahihiya. Kahit saan ako napupunta, talagang daladala ko na yung ating mission. So, ito po yung ginagawa namin while sharing our mission. Daladala ko po lagi yung book na
binili ng anak ko, pinadala ko po yan dito. So, ano, kahit saan ako napunta, may dala po akong ito pong The Secret of Saving and Building book po natin. So, sa plot po namin, pinapapunta ko po yung, paghalimbawa may mga invites po yung aking mga associates or mga marketing directors, senior marketing directors, pinapapunta po namin sila dun sa bahay para, ay sa flat, para doon ko po sila tinuturuan. Dito po sa Israel, talagang Friday, Saturday po yung DO, pero hindi po yung nagiging hadlang sa amin. Kahit wala po kaming office dito, doon lang po sa flat nila, Sir John, yung talagang doon kami laging nagpupunta, hindi po yung nagiging hadlang sa amin para mag-grow kami. Kasi meron naman po tayong online, hindi ho ba? Kung hindi po sila nakakapunta sa training, so pinupuntahan po namin sila, natuto na rin po akong magturo, as dala-dala din po yung pag-asa na sila po ay matututo din. Dito po kasi sa Israel, ang isang flat po is minsan marami po kami, hindi lang po dalawa, tatlo. Sa flat nga po namin, 17 kami sa isang apartment. So, hindi naman po sabay-sabay lumalabas. Kaya para makamenos po kami sa gastos. Ayun po. So, yun po yung ginagawa namin dito. Sharing our mission through meeting people and using the Secret to Saving and Building Your Future book. At of course, yun po yung ating online training din po. Then, na-promote po ako as Senior Marketing Director December 16. So, 6 months po ako sa IMG. Na-promote po ako as Senior Marketing Director. So, eto po, nagkaroon po kami ng ano dito, nagkaroon ng Builders Night. Si Sir John ang ano, ito po yung unang, first time kong umattend ng Builders Night. At alam niyo ba, ito po yung first time ko rin pong nakakagsuot ng gown. Kaya tingnan niyo po yung hawak ko, yung gown ko nun is talagang bit-bit ko. Hindi ako marunong magdala ng gown. Kasi po, nung nasa Pilipinas ako, I was never invited po to attend ng mga gatherings na nakagown. Kaya dito sa IMG, madami talaga akong first time. Kaya ayan, nakagown kami. So excited ako kasi na-promote ako as Senior Marketing Director. At nakita ko dito yung ating mga mentors, sila Sir Gil, Sir John, ayan sila, si EBC Edna na ngayon, tapos si Mara Susveron. Naka-green jacket. Sabi ko, nakita ko ang ganda talaga ng naka-green jacket. So, sabi ko sa sarili ko nun, dapat magiging next green jacket ako. Hindi ako titigil. Dapat marami pa ako matutulungan. Dahil, marami naman talagang mga kababayan natin dapat pang turuan. And I commit to being a lifelong student of the business. Lagi po akong talagang umaattend ng mga trainings. Pag may mga pag available talaga kami, kahit minsan naka-headset lang po dahil live-in nga po sa work. Ayan, minsan kahit tinatawag na ng amo, kaya talagang nagsasakripisyo po talaga para lang talaga makamit natin yung mga pangarap natin and have the winning mindset. Sabi ko sa sarili ko, alam mo kong kakayanin ko to at mananalo tayo dito basta magtutuloy-tuloy tayo. Pero, nasa winning mindset ako, hindi ko, na lagi kong nasa isip na, lagi, di ba ho ba, na lagi nating naririnig sa ating mga mentors, mga trainers po dito na huwag natin kalimutan kung saan tayo nagsimula. Yung ating mga associates na nakatulong sa atin para ma-promote po tayo as marketing directors or senior marketing directors or even the higher position. Huwag natin silang kalimutan. Dapat sila din naman ay tulungan din po natin. So, yun po yung ginawa ko. Talagang tinulungan ko sila na matuto. Merong iba, hindi pa marunong mag-computer. So, since kahit pa paano, computer programmer po yung natapos ko. Kaya, tinuruan ko po sila. And of course, dinadala ko na po namin sila sa meeting. So, ito na po yung ating apat na for mentality. Yung ating membership mentality, napatatak talaga yan sa isip ko. Sabi ko sa sarili ko, kailangan may masisharean ako lagi araw-araw. Kailangan may mapapaun ako. Kung hindi man ako, kailangan yung team may mapapa-own talaga, may mapapa-join own kami. Halos everyday yan, nag-ano kami kasi mayroon naman dito kaming Zoom meeting noon. So,
nag-Zoom na talaga kami, online na po talaga kami. And of course, the fast start mentality, pag may nag-join, talagang fina-fast start na namin. Tapos yung ating meeting mentality, lagi namin sinasabi na talagang kailangan nating umattend the meeting. And of course, yung ating teamwork mentality. So sa meeting mentality po, inaano namin Zoom. So, ito dati pa namin, yung ating magic carpet ngayon na Zoom. Ano po, dati na po namin ginagamit ito. Dito po talaga kami nag-grow sa Zoom. So ito po yung unang Zoom, FB, tapos yung sa Messenger po natin, phone calls, Viber and WhatsApp, yun po yung mga tools na ginagamit namin dito sa Israel. Yung layo po namin sa Pilipinas, yun, ginawa po namin inspirasyon yun para magpatuloy, hindi yung nagiging hadlang para sa bawat isa sa amin na para magtagumpay po dito. Lagi ko pong sinasabi sa aming mga members dito na kailangan talaga nating mag-attend ng meeting kasi the most important meeting is the meeting that you miss. Kaya kailangan talaga kasi maaaring ang speaker na nandoon sa meeting ay isa yun sa makakapagpabago sa buhay mo. And of course, excited kami lagi pag may mga big events like convention po. So, ina-encourage po talaga namin silang mag-attend. So, ito naman po yung ating teamwork. So, lagi kaming, ako talaga yung ating teamwork mentality, talagang inaano po namin yan dito, ginagaya lang po talaga namin sila Sir John. Si Sir John kasi talagang nandiyan yung full support ba? Talagang lagi niya nang sinasabi sa amin na hindi niya hahayaan sila lang yung hindi niya hayaan sila yung nasa taas, pati di naman kami. Kailangan tutulungan talaga nila kami para di naman kami umangat. So, teamwork po talaga yung gagawin natin dahil teamwork always makes the dream work. So, ang ginagawa ko po is we build relationship of trust sa team. So, mahalaga po talaga yon. So, since yun din naman po yung ginagawa ng leaders namin dito, align lang po talaga ako at saka syempre of course sa system kasi proven naman po na eh. So, build relationship of trust sa ating team. Kasi po, to be trusted is a greater compliment than being loved. And nakita ko po dito sa IMG, ito po talaga yung isang sharpening of character. Kasi iba't ibang klase ng tao ang makakasama po natin at makakasalamuha. And 2018 po, nung nagkaroon kami ng Builders Night dito sa Israel, I was awarded po as SMD Base Top 1. So ito na naman ulit. Sabi ko, kailan kaya ako magiging green jacket? So, gustong-gusto ko talagang magiging green jacket pag nakita ko silang nasuot-suot yung green jacket. So, attend naman kami. Marami kami na pa-attend doon. Of course, yung ating team. So, nandiyan lagi kami. Nag-a-attend talaga kami ng mga event. Naniniwala po tayo na champions find reasons, not excuses. Kaya talagang ginagawa talaga namin ng paraan para manalo po tayo dito. And May 16, 2019, ang team po ay promoted. Our team was promoted as EMD Green Jacket. So sabi ko, nabot ko na yung green jacket. Medyo nahirapan po kami dito kasi syempre po sa nature ng work. Talagang, ang hirap. Hirap yung work. Tapos yun nga po, sabi ko po, kanina may camera po yung kwarto ko, yung work ko, including po sa kwarto ko, pero tinatakpan ko lang po ng medyas para hindi po ako, nakikita. Pero yung sa sala po namin, may camera, pero hindi po yun talaga nagiging hadlang. Nakapag-promote po tayo ng tatlong direct SMDs that time. Na-promote kami ng EMD Green Jacket team. And of course, dahil na-promote tayo, is ang next goal natin is maka-attend ng live convention kasi convention na natin ang June noon. Excited po ako na makauwi para maka-attend po ng convention natin ng June. Pero bago po ang bago pa po noon, nagpaalam na rin po ako sa amo ko na magbakasyon po ako kasi matagal na rin naman po ako hindi nakapagbakasyon, 2015 pa, kaya sabi ko 2019 magbabakasyon ako. Pero
medyo nahirapan po talaga ako noon. Yung excitement ko po talagang parang nawala kasi syempre iniisip ko paano full-time caregiver ako tapos papayagan naman kaya ako. Nung una pinayagan po ako pero nung may nakabili na ako ng ticket sabi hindi na daw ako po pwede kaya sabi ko pumunta pa ako ng agency. Talagang iniyak ko pa doon para lang makauwi ako. Sabi ko, hindi pa pwedeng, hindi ako makauwi. Sabi ko, tapos sabi ng amo ko is, pag uuwi ako, baka i-release nila ako. Kaya sabi ko, 7 taon na ako noon sa kanila. 6 na taon na ako noon sa kanila. Pero, ganun pa rin yung gagawin sa akin ng amo ko. I-release pa rin ako pag gusto ko lang naman magbakasyon, hindi ho ba? So, kaya sabi ko, nagmakaawa ako that time at awa naman ng Diyos, ipinayaga na rin ako, nakahanap ako ng reliever. So, yun, nakauwi po ako. Dito po kasi, lagi nating tatandaan and na winners always find a way to win. So, inanap ko talaga yung paraan na yun para lang talaga makauwi ako. And, as a winning mindset, so yun po talaga yung naisip ko. And in IMG po, lagi po natin din itong naririnig. You need to lose in order for you to win. So kahit man siguro, kahit sa trabaho, naniniwala ako na pag nawalan tayo ng trabaho, pag nandito naman tayo sa IMG, hindi naman tayo nandito naman yung talagang napakagandang opportunity. Nandito na po lahat eh. Wala na po tayong hahanapin pa, hindi ho ba? So nakauwi po ako noon at nakapag-attend po ako ng ating Convention of Champions. So na-meet ko po yung ating mga mentors. So ito po yung first time ko rin po. So ang dami ko pong first time dito sa IMG. And of course, yung ating, doon po na-award yung ating, yung green jacket. So kasama ko po yung anak ko noon. Nabigyan din po ako ng pagkakataon na mag-share sa doon mismo sa event. And talagang hindi ko naman po in-expect na mag-share ako that sinama ko po yung mga anak ko. Dahil ang ginagawa ko naman po dito, unang-una ay para sa kanila eh. Sa Heroes Gala Night, kasama ko rin po yung aking anak dito. Pero itong bunso ko po, malayo po kasi talaga siya sa akin. Hindi ko po siya madaling naisama dito dahil kailangan ko pa po siyang ipaalam sa papa niya kasi medyo hindi po kami wala po kaming maayos na relationship sa husband ko. Kailangan ko pa po siyang ipaalam. Hindi po siya pinapayagan kaya talagang iniyak ko pa po para makasama ko naman yung anak ko. Ang sabi pa niya sa akin, kailangan pa daw ipaalam siya sa papa niya. Kaya sabi ko, sarili kong anak, kailangan kong ipagpaalam. So, labi ko parang napaka-unfair naman. Kaya mas lalo akong nagpursige na ipagpatuloy talaga yung mission natin dito. So, tuwan-tuwa naman sila at kasama ko sila that night. At syempre, of course, ako din kasi hindi lang naman as OFWs, alam nating mga heroes po tayo and as financial educators, alam po natin na tayo din po ay mga heroes pero yung mga anak din naman po natin na nagsakripisyo din po, sila din naman po ay mga bayani din naman. Nung convention, kasama ko po yung isa kong marketing director that time. Sabi ko, sa susunod, dapat marami na tayong makakasama na mag-attend ng convention. So, pagkatapos ng convention, nabigyan po tayo ng doon ko po naisip yung pangalan ng aming team, yung aming team dito sa IMG, which is GEMS, yung magbibigay tayo. Nagbibigay kami ng pag-asa, lalong-lalo na sa ating mga kababayang OFW na may kaparehas na pangarap din po katulad natin na makauwi na sa Pilipinas for good and secured. And encouragement to lift up. So, lahat nag-i-encourage yung bawat isa para yung kung may mga pinagdadaanan man, talagang itataas pa rin natin and make a difference. Marami po tayong mga kababayan na kailangan nating tulungan. So, and serve as a way of giving back.
Sabi po namin dito, hindi lang natin ipapa-join yung ating mga associates. Kailangan po natin silang tulungan din po. Katulad na po lagi ng dito sa IMG, di ba? No family left behind, and of course, sa ating team, no teammates left behind po dapat. And nung nakabalik na po ako ng Israel, excited na po kami kasi nabalitaan namin na si Sir Noel po ay pupunta po dito. Ayan, excited ang bawat isa sa amin yan. Ang team Israel, excited talaga. Malayo pa lang, mayroon na kaming ginamang preparation. So isa po ako doon sa sumundo po sa kanila sa Binger yon. Ayan, kasama din po kami nung nag-trip. Punta kami ng Jerusalem and of course sa Dead Sea. So kahit pagod na pagod si Sir Noel, nagkaroon pa rin po talaga siya ng time na mag-conduct ng lecture sa amin. And next is yung ating Builders Night dito sa Israel. So, inatinan po yan. Ang dami po namin yan. Ako lang 500 po. Ito na po yung pinakamalaking place po dito sa Israel na magkaroon ng gathering. So, ang dami po namin dyan. And alam naman po natin na pag nagkaroon ng big event, di ba, talagang driven po ang bawat isa sa atin. Ayan, driven kami nung time na yon. So, pero sa pagiging driven namin noon pagdating ng January, nagkaroon po ako ng personal problem that time. So, hindi ko alam kung saan ako huhugot ng lakas. Kaya sabi ko, binalikan ko ulit yung mga nagtiwala sa akin at yung inisip ko yung ating life-changing event. Sabi ko, binalikan ko yung mga kung saan ako nagsimula. Sabi ko, naghirap ako dito, so kailangan magpatuloy ako. So, yung ating big event, winners will do whatever it takes to become successful. Kahit may mga pinagdadaanan ka, dapat hindi ka nagpapadala sa kanila. And yung event na yon ay talaga namang yung aking mga associates, marketing director, senior marketing director, naging driven na sila. So January, driven na kami yan. And lagi namin sinasabi yan na every big event, nandoon talaga yung magic. And bumabalik tayo. Binabalikan ko yung aking biggest why that time dahil may pinagdadaanan ako. Sabi ko sa sarili ko, hindi pa pwedeng hayaan ko ang aking team hindi ko sila tulungan. So, hindi po pwedeng, dito sa IMG, kahit may personal kang mga pinagdadaanan, hindi mo po pwedeng hayaan pa rin ang team, kundi gawin mong inspirasyon ang lahat ng gagawin mo. So, dito talagang palaliman ng hugot para maabot natin yung ating mga pangarap. And dumating naman si COVID. Kaya sabi namin ako, sabi ko, paano na kaya yung ating mga, paano na yung mga pangarap natin? Paano na yung marami kaming mga teammates na gustong magiging marketing directors, yung mga associates, gusto magiging senior marketing director, ay nagkaroon ng pandemic. So, karamihan alam naman ho natin na nagka-pandemic, yung pandemic dapat nagtatawag ako ng mga tinatawagan namin yung mga members and of course sila Sir Jan, yung ating sila Sir Gil, talagang nag-ano sila ng mga meetings lagi. And sabi ko, balikan natin yung ating biggest why. Bakit nga ba tayo pumunta ng abroad? Bakit tayo nag-join sa IMG? And we stay focused and endure the process. Kahit yung mga pinagdadaanan, talagang in-endure namin yun. Hindi pa pwedeng tumigil. So, itong meeting mentality talagang malaking maitulong sa atin. At dumating yung leader's call. So, ito, sabi ko, nakita ko sa post sa email na magkakaroon tayo ng leader's call. So, sabi ko, leader's call dati, pang nasa Makati. So, hangad din namin maka-attend ng mga meetings na ganito. Pero dahil nga po malayo kami,
talagang hindi talaga po pwede. So ngayon, nagkaroon tayo ng leaders call sa Zoom, kaya talagang excited kami. So lalong-lalo na po ako, nabuhayan po ako nung nakapag-attend po ako ng leaders call. And leaders call, yung ating regular team meeting, and nung nagkaroon na ng Trainers Academy, ini-encourage po namin na mag-attend ng Trainers Academy yung ating team, and of course sa Warriors. So dito, pag-attend ng leaders call po, ano po, challenge din po sa amin yan kasi kailangan mong gumising ng maaga dito po kasi katulad po ngayon, 6 hours po ang advance ng Pilipinas dito sa Israel. Kailangan mong mag-login before mag-4 kasi pag late ka na, puno na. Pero that time naman po, hindi pa masyado madaming nag-attendance. Pero ako talagang lagi kong sabi ko sa sarili ko, nung narinig ko yung mga kanta natin, yung Believe in Miracle, tapos yung sa IMG, talagang doon ako humuhugot ng lakas. Ayan. Tapos dinala ko na yung team na mag-attend tayo ng leaders call. Attend tayo ng leaders call. Lagi ko silang ini-encourage pati sa mga group chats namin. Leaders call, leaders call, leaders call. Talaga yung bukang bibig namin ng panahon ng pandemic. Doon namin dinivert yung isip ng karamihan. Pero talagang nagkaroon tayo ng silver lining dito sa leaders call. And here comes the yung ating virtual event ng convention. Yung ating first virtual convention sa dito sa IMG po. So sabi ko sa kanila, kailangan nating mag-attend ng convention. Bakit? Kasi para maka-align po tayo sa system. Kasi proven na siya eh. Nandito na po yung system. Ito po yung makakatulong sa atin. And maka-stretch ng ating vision and maka-increase ng ating belief sa company. So dapat nating dalhin yung sarili natin and of course ang team to the higher level. So ito po kasing conventions, lagi kong sinasabi sa kanila, and even yung kahit mga small gatherings and meetings, ito po isang life-changing event po lagi yan. Na-stretch po layo yung aking vision, lalo na yung binigyan po ako ng chance na magiging globe part ng ating campaign as global financial literacy campaigner po dito sa Israel. So sabi nga ni Sir Noel, success is being the right person in the right place in the right time, doing the right thing. So ito po ay dito po sa IMG, nandito po, nandito na po tayo sa right place. Yan. So just be the right person, yan, and do the right thing. Sabi nga ng ating coach na si Shuan, ito din po yung lagi pong nasa isip ko. What would you do if you knew exactly how to win? So kahit nasa pandemic ka, alam mo naman kung paano ka manalo. Ahayaan mo bang anong gagawin mo? Hindi mo ba gagawin ang lahat para manalo ka, hindi ba? So paano na yung mga pangarap mo, di ba? So ang ginawa po namin, dahil after po nung convention, talagang dun po nag-umpisa ang lahat. Yan, nag-umpisa na lahat, nag-taproot kami. So the power of taprooting. So yung iba na natutulog na, yung iba na talagang minsan sa pagtatawagan mo busy na. So hinahayaan mo na namin sila. Nag-taproot kami. Dun kami sa ilalim. So dun po natin nakita yung ating ibang superstars. So dito sa IMG, laging nasa isip ko, so be patient. Sometimes you have to go through the worst to get the best. Marami po tayong pagdadaanan po talaga, lalong-lalo na nga po yung mga rejections sa team. Lagi kong sinasabi sa kanila na huwag niyong hahayaan yung emotion nyo ay madadala din sa mga rejections and failures na mararanasan natin dito. Basta as long as alam naman natin na tama yung ginagawa natin, ipagpapatuloy lang po natin. And train your mind and heart to see the good in everything. There is always something to be grateful for. So marami pong mga bagay na, mga maliliit na bagay na pwede natin ipagpapasalamat, hindi ho ba? Lalong-lalo na ngayong nagkaroon ng COVID. And of course, dito sa IMG, ang dami nating pwedeng ipagpasalamat, hindi ho ba? So amidst the pandemic, na-promote po ang team as CEO, hindi ko po August 21, hindi ko po inaasahan po talaga na makuha namin yung CEO team dahil mula nung nagkaroon ng pandemic, konti naman ang talagang nakikinig ng mga lectures, pero dahil nga po sa ating magic carpet, yung ating Zoom
na talagang napakalaking tulong at saka yung ating leaders call, ito po talaga ang para sa akin, ito talagang nagbigay po talaga ng pag-asa sa ating mga ano, sa ating mga campaigners na ma-achieve natin ang ating goals. So nakuha po natin yung CEO team ng August 21. So, ito po yung lines na to is talagang ito yung tumatatak sa puso at isip ko lagi. Believe in miracle that they are really true. Keep the faith within. This could happen to you. So, in IMG po, dreams do come true. So, di ba, nung pag na-promote po tayo ng CEO, sabi doon sa, di ba may meron tayong poster na makaka-qualified na po tayo to London. Pero dahil po sa sobrang dami po ng work namin dito, tapos syempre tutulungan mo pa yung team, hindi ko napansin na yung London po pala is start ng June 1. Eh meron yung run ko po, nag-start po ng May. Na napansin ko na lang siya, ano na, na-promote na po ako ng CEO, na lumabas na po yung promotion. Kaya sabi ko, naku yung London, kailangan hindi ako maiwan. Hindi ako magpapaiwan. Kaya sabi ko, nag-run po ulit ako to London. Hindi ko sinabi sa kanila na hindi pa kami nag-qualify to London kahit naging CEO ako. Kasi hindi ko na, ang expected nila kasama na kami, pero kasama na ako doon na mag-qualify. Pero dahil yung points ko po is yung iba ay May, hindi ko napansin na June 1 pala ang start ng run ng London. Nag-run po ulit ako. Ang ginawa ko ulit is taprooting po kami. So taprooting, so nakuha naman po natin yung London po. At yun, nakuha natin through taprooting and of course, sa teamwork din po. Tinutulungan po namin ang team na sila din po ay umangat. Marami pong teammates na gusto na po talagang, alam niyo yung gusto talaga nilang makuha din po yung promotion na gusto nila. Alam naman po natin, is pandemic, pero hindi po yan talaga nagiging hadlang para marami po tayong matulungan po dito. And of course ngayon po ay nakuha po natin yung sa firing din po for verification naman po. I hope na ma-approve na po siya. So natulungan din po 'yon dahil yung nakuha po namin yung sa firing this December lang po siya and sa tulong din po ng ating special run po sa marketing director. For marketing director, 3-3 lang po yung kailangan nating i-qualify. So mag-educate lang po tayo ng tatlo. So no family left behind, unahin po natin yung mga mahal po natin sa buhay. Kailangan po talaga natin silang tulungan kasi sa benefits pa lang po ng IMG, talagang sulit na po lahat. So ang success ko po started with a dream. So although it didn't start great, I keep my faith. Walk one step at a time, not realizing that one day. And this day, I have reached it. With IMG, dreams do really come true. Thank you, IMG. Thank you, Darius Mentors, Sir Jan, Sis Mara. Ito po yung, ano ko na po yung pagkakataon na magpasalamat sa inyo, Sis Veron. Sis Veron kasi talaga yung nag-akay sa akin. Tsaka sila, Sir Jan, hindi talaga yung nagsasawang, dahil talaga nagsasawang tulungan kami, pati si Sister Maran, of course si Sir Gil na nandyan, and yung ating mga warriors, leaders, sila Doc Joe, tsaka si Doc Jaime, tsaka of course si Sir Noel, si Sir Bart, ang big three, thank you po, si Sir Bart, Sir Noel, at tsaka si Sir Joe, and maraming salamat po sa inyo, at alam kong marami pa po tayong matutulungan, so kailangan po nating ipagpatuloy po yung ating mission. So, our family will no longer be left behind. Hindi na po natin maiiwanan yung ating mga mahal sa buhay. Alam kong maraming mga OFWs po ngayon ang nakikinig. So, ipagpatuloy niyo po ang ating mission. Magpatuloy lang po kayo. Huwag kayong tumigil. Huwag kayong mawalan ng pag-asa na maabot niyo yung mga pangarap niyo. Dahil nandito na po si IMG. Siya po yung makakatulong po sa atin para maabot po lahat yun. At wala na pong, sa amin po, sa ngayon, walang ibang company na makakatulong sa atin para makauwi po tayo ng mas mapabilis sa ating mga mahal sa buhay. And of course, ready na po kami na makauwi. Again, thank you po. Maraming salamat po, IMG. And Ma'am Jenaline, maraming salamat po sa invitation. To God be all the glory. Thank you po sa ating lahat.